We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos ang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako naman po si Joan Punsoy. Mga deboto ng itim na Nazareno, dagsa sa isinagawang misa sa St. William Cathedral sa Lawag City ngayong araw na kapistahan ng puon. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilao. Claire? CJ, nakiisa ang mga deboto mula sa ilang bahagi ng Gitnang Hilaga at Gitnang Luzon para sa pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno ngayong araw, January 9. Nagtipon-tipon ang mga pari na kabilang sa Kongregasyon ng Romano Katoliko sa Ilocos Norte para sa isang misa sa St. William Cathedral sa Lawag City, kasabay ng selebrasyon ng kapistahan ng itim na Nazareno. Kung kauspuso at taimtim kang magdasal sa kanya, at siya lang lagi ang iniisip mo, ibigay niya lahat ng gusto mo. Na pagbabago. Wala nung bata pa ako ay talagang pumupunta na ako kay Jesus Nazareno ng Quiapo sa Maynila. Tapos maraming impact gaya ng halos lahat ng mga hinihingi ko ay binigay. Ang ilang hindi nakapunta sa Quiapo para sa traslasyon sa Senior Divino Tesoro Shrine sa Calasyo, Pangasinan nag-alay ng dasal. Gaya ng pamilya ni Matt na Molaling Gayen. Masyado maraming tao at saka busy rin eh. Panandali ang umalis mula sa pagbabantay sa nagdadialysis na asawa sa paggamutan, si Aling Norley, para magdasal kay Senior Divino. Humaba pa ang buhay ng aking asawa, pati ako din, yung mga pamilya ko, tapos yung mga apo ko, tapos yung anak kong nasa ibang bansa. Nagbigay rin ng mensahe ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa ligtas, makabuluhan at mapayapang pagunita ng selebrasyon. Hangad ng Pangulo na maging sentro sa buhay ng bawat Pilipino ang pagmamahalan, pag-asa at malasakit sa kapwa at gawing inspirasyon ang buhay ni Hesukristo. Ayon kay Marcos, naway gawing simbolo ng Pilipino ang tradisyong ito ng mga Katoliko para malaman ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. CJ, andito tayo ngayon sa Senior Divino Tesoro Shrine sa Calasyo, Pangasinan at may mga mangilan-ngilan pa rin mga deboto na pumupunta dito at talagang nagpakita ng kanilang debosyon para sa pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno at kahit hindi man daw sila nakapunta, nag-alay sila ng simpleng panalangin para sa pagdiriwang at mensahe naman ng Simbahang Katolika sa pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno na sa bawat krus o pag subok na kakaharapin natin, magtiwala lang sa Diyos na malalagpasan o makakayanan din natin. At yan muna ang latest dito sa Senior Divino Tesoro Shrine sa Calasyo, Pangasinan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilao. Indahan ng gulong sa Urdaneta City, Pangasinan na sunog. BFP patuloy ang pag-apula sa apoy. Nagbabalik, Claire Lacanilao. Makikita sa amateur video ang apoy na bumalot sa bentahan ng gulong sa barangay Nankayasan, Urdaneta City, Pangasinan. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog. Nagsimula ang sunog madaling araw nitong Sabado, ngunit patuloy pa rin hanggang ngayon ang pag-apula sa apoy. Diyan kami natutulog sa taas eh. Tapos ginising niya ako, pagsilip ko dito, maapoy na yon. Tapos bumaba ako, ginawa ko yung hose, inisprayan ko, dahil di na kaya eh. Tapos yung isang kasama namin na yon, pinatanong ko sa kapatid ko, kaka ko, gisingin mo na yung isa. Nasusunog na yung truck, tawag kayo ng bumbero. As of the moment, nung titignan ko lahat natin ng simbolo, na kung ano po ang cause and origin po. So, sa thorough investigation po ng ating mga kasamahan,
ongoing natin po ang collection ng data po sa ating mga investigador. Nabulabog ang ilang namamasyal sa harap ng Kapitolyo ng Ilocos Norte matapos magliyab ang isang Christmas display na naroon pa rin hanggang ngayon. Agad na inapulan ng gwardiya ang sunog gamit ang fire extinguisher. Naipit umano ang kawad ng Christmas lights at dumikit sa bakal kaya nagkaroon ng sunog. Dumikit dun sa nagkabitan, dun sa arc sa bakal po. Tapos nagkaroon ng spark kaya nasunog. Kita sa amateur video na ito ang pag-apula sa apoy na tumupok sa garahe ng isang bahay sa Sitio Silais, Barangay Parang-Parang, Orani, Bataan. Nasunog sa loob ng garahe ang tatlong nakaparadang motorsiklo at isang kotse. Hindi naman nadamay sa sunog ang mismong bahay. Wala ring nasaktan o nasugatan sa nangyari. Iniimbestigan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Mabuti ang palad din po sir, maluwag po yung naging daan po natin kagabi dahil po wala pong masyadong sasakyan na sa kwan po ng pagdating po sa aspeto ng trapiko at nakatulong din po yung mga volunteer po natin sir. Kasama na rin po yung marshal po ng Orani sir. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 39 anyos na OFW patay matapos pagsasaksakin ng kanyang sariling mister sa isang inn sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa reports. Patay ang 39 anyos na OFW matapos pagsasaksakin ng sariling mister sa loob ng isang inn sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Base sa resulta ng medico-legal ng biktima, umabot sa 300 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktimang residente ng Sual, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, selos ang motibo sa krimen. Ayon po sa investigasyon, nagkaroon po sila ng pagtatalo at nagkaroon na po ng away at doon na po ang nagkaroon po ng pagpatay. Naaresto ang sospek. Tumangging humarap sa kamera ang sospek ngunit aminado siya sa ginawang krimen. Nag-ugat umano ang pananaksak ng bigong maipakita ng biktima ang kanyang cellphone sa sospek. Dahil umano sa selos kaya nagawa niya ang krimen. Nagsisisi ang sospek sa ginawa. Naharap siya sa kaukulang kaso. Ang kasalukuyan pong sospek ay nasa loob po ng jail po ng Mangaldan Police Station dahil sinagawa po natin ang dapat na siya po ay mahuli. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ilang bahay sa Dilasag, Aurora, binaha dahil sa pag-ulan. Narito ang report. Binaha ang ilang bahay sa Dilasag, Aurora dahil sa pag-uulan na dulot ng amihan. Karamihan sa mga binahang bahay ay mula sa Barangay Dikabasan. Umabaw kasi ang ilog doon na nagresulta ng baha. Hindi madaanan ngayon ang ilang kalsada sa bayan dahil sa baha. Apektado rin sa baha ang maraming motorista sa Kasiguran, Aurora. Nagmistulang lawa rin ang ilang sakahan dahil sa baha. Nalulumo ngayon ang mga magsasaka dahil sa sinapit ng kanilang mga palayan. Binaha rin ang mga barangay Suklayin, Sabang, Castillo, Reserva, Poblacion 2 at Pingit sa Baler, Aurora. Kinailangan pang gumamit ng backhoe upang mailikas ang mga apektadong residente. Sa barangay Buhangin, tinangay ng baha ang isang motorista matapos mangahas tumawid sa Sapa sa Sitio Tabon. Buti na lang nasagip siya ng mga pulis na nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint sa katabing barangay ng Suklayin. Sa San Luis, nirescue ang ilang pamilyang binaha sa Sitio Jamot, Barangay Nonong Senyor. Karamihan sa mga sinagip ay mga bata. Nagpatupad na rin ang forced evacuation sa iba pang residenteng nakatira sa lugar. Nagdulot ng maputik at madulas na kalsada dahil sa naranasang ulan sa bayan. Sarado sa mga motorista ang Nueva Ecija, Aurora Road, via Bungabon dahil sa mga landslide o pagguho ng lupa, bunsod ng mga naranasang pag-ulan. Bukod sa landslide ay may ilang detour bridge ang hindi madaanan dahil sa baha. Pinayuhan ang mga motorista na gamitin ang rutang Nueva Ecija, Aurora via Canili area upang maiwasan ang anumang aberya sa kalsada. May mga nakadeploy ng heavy equipment ang DPWH sa mga apektadong lugar upang magsagawa ng clearing operation. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Isang low pressure area ang binabantay ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan, hilagang silangan ng General Santos City. Sabi ng pag-asa, may chance namang pumasok sa PAER, mababa naman ang posibilidad nitong maging bagyo.
Sa ngayon, trough o extension ng nasabing LPA ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy ring umiiral ang hangin amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado muli sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Norte, Cagayan Valley at Aurora. Sa kabila ng kaliwat kanang signages, mga lumalabag sa no jaywalking, problema pa rin sa Dagupan City. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban. Kabi-kabilaan ang mga nakapaskil na no jaywalking signages sa kahabaan ng E.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City. Bukod dito, naglagay na rin ang mga traffic cone sa gitna ng kalsada. Layo nito na maiwasan ang pagtawid ng mga tao at maturuan silang dumaan sa pedestrian lane. Pero ang problema, sa kabila ng mga hakbang na ito ng lokal na pamahalaan, marami pa rin ang lumalabag sa jaywalking. Sa datos ng Poso, kada araw, umaabot 10 katao ang nasisita dahil sa jaywalking. Bumalik tayo sa dati na may higpitan natin ng jaywalking. Positibo ang reaksyon dito ng ilang Dagupenyo. Nagdudulot daw kasi ng trapiko ang pagtawid sa hindi tamang daanan, lalo pat sentro ng kalakalan ng downtown area. Naiwas sa aksidente kasi lalo na si kami, senior. Pinagsasabihan ang mga nasisita. Pero kung ilang beses na silang nahuhuli, i-issuehan na ng ticket. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. General Douglas MacArthur Landing, ginunita sa Dagupan City ngayong araw. Nagbabalik Jasmine Gabriel-Galban. Ginunita ngayong araw ang 78 General Douglas MacArthur is Landing sa Bunuan Tondaligan Blue Beach sa Dagupan City. Simple pero makabuluhan ng selebrasyon ng makasaysayang aktibidad. Nagsagawa ng wreath-laying ceremony kasabay ng 21-gun salute at water cannon salute. Based on accounts of some old folks and historical records, MacArthur and his troop used the West Central Elementary School briefly as headquarters of the Southwest after the American Allied Forces landed in Lingayen Gulf. Ipinagdiwang din ng 16th Pangasinan Veterans Day, binigyang pugay ang hindi matatawarang sakripisyo ng mga Pangasinenseng veterano noong panahon ng World War II. Sinimula ng programa sa isang misa na sinundan ng wreath-laying ceremony. Mahalaga raw na sariwain at bigyang pugay ang mga may tuturing na war veterans. I laud and I congratulate all our veterans who are here today. You are still strong. You are still up on your feet. You are still here to be part of this very important and momentous event of our country. This commemoration is also fitting tribute to all those who fought and stood their ground against the Japanese foreign invaders. Proud po kasi talagang ganito po, yung mga ganitong event po, gustong-gusto po talaga lang pinupunta. Bilang pagpapahalaga sa mga war veterans, hinandugan sila ng medalya, plaki at cash assistance. Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kalasyao Mayor Mamilin Karamat, pumanaw na sa edad na 52. Narito ang reports. Isa-isang pinuntahan ni Kalasyao Municipal Administrator Patrick Karamat ang mga tanggapan sa munisipyo para ipabatid ang pagpanaw ng kanyang ina na si Kalasyao Mayor Mamilin Maya Karamat. Nagpasalamat siya sa lahat ng pagmamahal at suporta sa namayapang alkalde. January 8, 2023, nang pumanaw ang alkalde sa edad na 52 sa kanilang tahanan sa Barangay Nalsyan. Nilinaw ng pamilya Karamat na walang anumang iniindang sakit ang alkalde. Biglaan daw ang pangyayari. Would like to tell that she did not die from hypertension or due to stroke. No, I could not bear any much information but an organ failure. Pinabulaanan din ni Karamat ang mga impormasyon na napagod ang alkalde sa mga dinaluhang event noong holiday. Lahat po ng events na pinuntan po ng ating mayor ay talagang ginusto niya po. Siya po ang nagplano po ninyo iyon and hindi po siya napagod. Actually, during her final days or final hours, should I say,
ang nasa isip niya po ang bayan ng Calasiao. Naka-half-mast ang watawat ng munisipyo bilang tanda ng pagluluksa at pakikiramay ng mga empleyado. Alam niya po ang lahat niyang gagawin para i-provide yung mga dapat kailangan ng mga empleyado. Saka mahal na mahal niya po yung mga empleyado at mahal na mahal din namin sila dahil isa siya sa tunay na ina ng bayan. Masakit sa pakiramdam. Tsaka biglaan. Tsaka mabait siya mo. Tsaka yung pinagawa nila sa Kalasi o yung ano, yan sa plaza, yung maraming napasaya. Bago naging alkalde si Karamat, naging barangay chairman siya ng Barangay Nalsyan at naging Liga President sa bayan. Siya rin ang kauna-unahang babaeng alkalde ng Calasiao. Nakaburol ang labi ng alkalde sa kanilang family resort sa Barangay Nalsyan, nakatakdang libing sa January 18. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Itinalaga bilang bagong direktor ng PNP-CIDG si Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. Pinalitan ni Karamat si Police Brigadier General Ronald Lee na uupo naman sa iniwang pwesto ni Karamat bilang Deputy Director ng Directorate for Intelligence. Narumpa si Karamat isang araw matapos pumanaw ang kanyang asawang si Mayor Mamilin Karamat ng Calasiao, Pangasinan dahil sa organ failure. Ang CIDG ay ang primary investigation arm ng Philippine National Police. Pagtaas ng farm gate price ng sibuyas nararanasan sa Vegetable Bowl of the North. Ang detalya sa report. Maganda raw ang bungad ng 2023 sa mga onion growers sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Tumaas kasi sa 90 pesos per kilo ang farm gate price ng shallot o lasuna mula sa 20 pesos. Na kami ko tutangin mi talaga po nami. Agin interest di po nami. So nga bayad no makabawi kami tata masyati presyo. 300 pesos kada kilo naman ang farm gate price ng white onion, habang 330 pesos sa pulang sibuyas. Hindi raw sagot ang pag-aangkat ng mga produkto kapag kinukulang na ng supply. Dapat raw mas pagtuunan pa ng pansin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Mamamahagi raw ang provincial government ng shallot seeds sa mga onion grower. Sabi namin sa kanila na yung pang-binihi, meron tayong hangar type bodega dito sa Kawayan at kung pwede nila ilagay doon for the purpose planting materials for the next season. Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Talavera Nueva Ecija ang pagtatanim ng sibuyas, bawang at luya sa paso at sa mga bakanteng lote sa bawat kabahayan. Mamamahagi raw ang LGU ng mga binhi at paso sa mga kabahayan. Tugon daw ito sa mataas na presyo ng sibuyas. Ito po ay gagawin natin all year round, hindi lang po pagkamahal ang sibuyas. So, ito po ay isasama na natin sa pang-araw-araw natin na buhay. Ang makakatulong po sa atin ngayon kasi kuminsan po napakamahal po ng mga produkto na yan, di po ba? Kung tayo magtatanim tayo ng sarili natin, syempre po, sariling ani, ika nga, healthy pa. Kasi wala pong mga chemicals tayong mailalagay. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, One North Central Luzon. Presyuhan ng mga gulay sa Dagupan City, alamin. May live report si Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine. Joan, unstable ang presyo ng gulay ngayon dito sa Malimgas Public Market. Kung last week ay bumaba ang presyo ng gulay, ngayong linggo naman, Joan, ay tumaas ang presyo ng gulay mapa Highland o Native Vegetables man. Sa Highland Vegetable ay tumaas ng 10 hanggang 20 pesos kada kilo. Ganun din sa Native Vegetable na tumaas ng 10 hanggang 30 pesos kada kilo. Ang itinuturong dahilan ng mga farmers, ganun din ng mga negosyante sa kung bakit tumaas sa bigla ang presyo ng gulay this week ay dahil yan doon sa epekto ng pag-ulan na na-experience last week na umabot pa ng halos 3 days dahil yung mga gulay ay nagkaroon nga ng kumbaga naapektuhan nga yung itsura o yung kalidad ng mga gulay. So price update muna tayo, Joanne, sa presyo ng Highland Vegetables. Ang presyo ng patatas ngayon ay nasa 70 hanggang 80
pesos kada kilo yung small sizes, habang yung big sizes naman ay nasa 100 hanggang 110 pesos kada kilo. Ang carrots ay nasa 40 hanggang 60 pesos kada kilo. Ang repolyet cauliflower ay nasa 50 hanggang 60 pesos kada kilo. Ang broccoli ay medyo mas mataas na nasa 70 hanggang 80 pesos kada kilo. Ganun din yung baggy beans, medyo malaki din yung increase sa presyo this week na nasa 60 hanggang 90 pesos kada kilo. Ang sayote naman ay nasa 40 pesos kada kilo. Sa presyo naman ng native vegetables, ang kamatis ay nasa 50 pesos kada kilo. Ang talong ay nasa 60 pesos kada kilo. Ang sitaw ay nasa 140 pesos kada kilo, habang ang ampalaya ay nasa 50 pesos kada kilo. Ngayon, alamin natin yung sitwasyon dito sa Malimgas Public Market dahil unstable nga yung presyo. Ito si Mother. Hi, Nanay. Kumusta ang bentahan ngayon? Kumusta ho yung inyong kalakalan? Medyo matumal ba o malakas-lakas na rin? Medyo matumal pa ngayon. Hanggang ngayon pa, hanggang mula ng December, matumal. Hanggang ngayon din, sa sobrang taas ng bilihin dito sa Dagupan. Ang sabi ko nga, ma'am, di ba sabi nga, kasabay nga ng matumal na bentahan, mataas pang presyo ng gulay ngayon, Nanay. Oo, biglaan taas ng gulay ngayon. Sobrang, hindi namin alam kung bakit tumataas lahat ang bilihin dito sa Palinggi ngayon. Paano nyo ho ipinapaliwanag sa mga mamimili na biglang taas yung presyo? Last week medyo mure. This week biglang taas, paano nyo ho pinapaliwanag sa mga namimili? Ano, walang mabili. Kaya sinasabi namin sa kanila na walang mabili marami. Kaya medyo tumaas ang presyo. Ayun ang pangalan nyo, Nanay. Thank you so much, Nanay Alice. So yan muna yung pinakahuling kaganapan dito sa Malimgas Public Market. Kaya sa mga kapuso natin na mamimili ng gulay, naku, kinakailangang i-budget ang inyong pera para makabili ng gulay dito sa Malimgas Public Market. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. 32 anyos na lalaki sugatan sa leeg matapos aksidenteng mahiwa ng kutsilyo na hawak ng kanyang bayaw. Naritong report. Sugat sa leeg ang tinamon ni John Anthony Ranches matapos makipag-away sa kanyang bayaw na si John Gonzales sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Ayon sa otoridad, hinamon ng biktima ang suspect. Yung victim dumating nalasing, may konting provocation, tapos yung suspect kasalukuyan nag-chop ng paninda niyang chicken. Nung hinila niya, nagkaroon ng konting struggle hanggang nahulog sila sa ground. Tinangkapang umawat ng ama ng biktima. Nakasakay mo, sa ako ginuyod. Ure na lang ni daradara mo doon. Nakadayo-dayay ko, nagkastan, timadar mo yan akong daradara ta ako. Nagtamo ng hiwa sa leeg ang biktima at kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Ayon sa otoridad, may alitan ng biktima at ang asawa ng suspect na posibleng pinag-ugatan ng away. Na-recover ang ginamit na patalim. Ayon sa otoridad, nakatakdang mag-usap ang dalawang panig. Wala pang pahayag ang suspect. Kasama si Norman Raka, Trace De Leon, One North Central Luzon. Pilot SIM card registration sa remote areas sa bansa, sinimulan na sa Masantol, Pampanga. Narito ang report. Umarangkada na ang SIM card registration ng National Telecommunications Commission para sa remote areas sa bansa. Katuwang ang iba't ibang telecom company, isinagawa ang pilot registration sa Pampanga para matulungan ang mga residente nakatira sa coastal community ng Barangay Sapang Uwak sa bayan ng Masantol. Para po ma-identify natin ang mga challenges na kakaharapin ng mga telcos sa registration ng SIM. Ang government po kasi ay mandated to assist and facilitate SIM registration in remote areas. Sa ilalim ng RA number 11934 o Subscriber Identity Module Registration Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinakailangan mag-register ang lahat ng mga telecom subscriber sa loob ng 180 days. Ayon sa batas, ang lahat ng mga hindi ma-register na SIM card ay i-deactivate ng mga telecom company para makaiwas sa anumang uri ng scam o panloloko. Nag-heads up po ako kila Commissioner sa ating pong mga telcos dito na mahina pong signal sa Barangay Sapang Bayan. And meron po sila na mention na way or solution for that. Pwede po magkaroon ng unified common tower for the three telcos para po magkaroon po ng malakas na pick-up ng signal, yung frequency. Prioridad ng gobyerno na matulungan sa programa ang mga residenteng nakatira sa mga remote area. Lagi ko naman natin, yung Barangay Sapang Bayan, talagang isolated.
mag-buy water siya, sa mag-buy water. Para sa mga gustong mag-register ng SIM online, kailangan lang maghanda ng kahit anong government-issued ID na may picture at bumisita sa mga official website ng inyong telecom company. Pwede rin mag-report sa official hotline ng NTC para sa anumang reklamo kaugnay sa mga scam at spam messages. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagnanakaw ng lalaki sa donation box ng isang simbahan sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV camera. Sundan sa reports. Makikita sa CCTV camera ang pagnanakaw ng isang lalaki sa donation box ng St. Thomas Aquinas Parish sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Gamit ang payong, pasimpleng kinuha ng sospek ang laman ng donation box. Ayon sa pulisya, humigit kumulang sa 10,000 piso ang halaga ng laman ng donation box. Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli ang sospek na napag-alaman na may sakit umano sa pag-iisip. Hindi na umano nagsampan ng kaso ang pamunuan ng simbahan sa sospek. Agad-agad po nga kinausap si Reverend Father Raimondo de Guzman Iquinto, ang parish priest ng St. Thomas Aquinas Parish, pero sinabi niya na nagmanifest po siya ng forgiveness, mercy, and pardon sa suspect po. Sa pool sa CCTV camera, ang panloob ng lalaki sa isang tindahan sa Barangay Tamagbigan City, Ilocos Sur. Tinangay ng suspect ang ilang pera at laman ng tindahan. Nagtakip ng mukha ang suspect para hindi makilala, ngunit natukoy base sa kanyang tattoo. Nakilala ang suspect na si Nixon Abejon, 29 anyos, residente ng naturang barangay. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang suspect. Pumunta kami doon, nagresponde at tinignan namin yung CCTV at doon namin na-identify na ang suspect ay kapitbahay din ng biktima doon din sa Barangay Tamagbigan City. Ayon sa may-ari ng tindahan, may gitkumulang 7,000 piso ang nakuhang pera. Kasama na rito ang ilang groceries at sigarilyo. Lukatan namin na ito, itakawin namin nga nagyanta unig. Nagregag sapul, sir. Amo yung may nga ta, kakasi kami sapul, nagsapa kami yung may ito. Di ko nakita mi, sir. So na amin na ito, itato dito ilikod na, amin yan chokos na, ditaglemlemeng, titagman na nakaw. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ilang taniman ng sibuyas sa Nueva Ecija nalubog sa tubig dahil sa pag-uulan. Narito ang report. Nalubog sa tubig ang ilang tanim na sibuyas sa Bungabon at Gabaldon sa Nueva Ecija dahil sa pag-uulan nitong mga nakaraang araw. Halos 200 hektaryang taniman ng sibuyas sa gilid ng ilog ang binaha. Yung ulan ng kwalit, yun ang kumasabi sa yung tubig po ang lumuhol sa aming mga sibuyas. Halos yung iba magdabag, kanina lang po siya matapatayuan. At least yung ganun siya na tubigan po, mahirapan po na mag-recover sa mga 2 linggo po. Nakatakda sanang anihin ang mga sibuyas sa Pebrero. Pero dahil nalubog sa baha, swerte na raw kung makakaani ang mga magsasaka ng 50% ng kanilang tanim. Panawagan ng mga magsasaka sa pamahalaan na sana'y hayaan munang maubos ang mga lokal na produkto bago mag-angkat ng imported na sibuyas. Doon po sa planong pag-angkat ng gobyerno, bago po sana umangkat, magkaroon po ng isang talakayan yung katulad naming mga maliliit na samahan ng magsasaka nang maintindihan po ng mga magsasaka. Mm-hmm. Kung bakit at kung paano. Sa Barangay Pesa, may mga mangilan-ngilan pa rin nagaani ng sibuyas na tinatawag na shallot. Samantala, ekta-ektaryang taniman ng sibuyas din sa Barangay Calabasa, Gabaldon ang nalubog sa tubig nang umapaw ang Coronel River bunsod ng pag-ulan. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 30 to 50% na pagtaas sa electric bill ng ilang barangay sa Calasieu, Pangasinan na itala matapos ang holiday season. May ulat si Russell Simorio. Tumaas ang bill sa kuryente ng ilang consumer sa Calasieu, Pangasinan matapos ang sunod-sunod na selebrasyon noong holiday season. Mula sa 10,000 pesos na dating buwan ang bayarin sa kuryente ng barangay council ng Makabito, pumalo raw ito sa mahigit 20,000 pesos. Nakadagdag umano sa konsumo sa barangay ang ginamit na pailaw.
alam niyo na yung sa Christmas party, saka yung mga nadagdagan yung street light namin na pinalagyan. Oh, dahil kumulang din yung ano solar natin, kaya yung mga saliblib napalagyan natin. Mula sa 2,900 pesos na buwan ng bayarin ni Barbara mula sa barangay Nalsyan, umabot na ito sa mahigit 3,500 pesos. Kabilang sa mga ginagamit niya, ang dalawang malaking freezer, TV at electric fan. Talagang mataas, sir. Kaya nahihirapan po kami sa kwan, pagbabayad. Marami pang ibang bayarin. Ngayong mataas ang bill sa kuryente ni Barbara, magtitipid na raw siya. Sir, pinapatay ko na lang yung mga ilaw kahit madilim. Sige pa rin, kasimple, nagtitipid ako. Lalo pag sa bayaran nga, nahihirapan kami. Nauna nang sinabi ng DECORP na mataas ang demand sa kuryente tuwing holiday season. Samantala, hindi patiyak ng DECORP kung may aasahang pagbabago sa singil sa kuryente ngayong Enero. Hopefully, hindi siya ganun na pag-result ng pagtaas. Pag nakuha namin yung final computation, ilalabas naman namin ito doon sa aming Facebook page. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mas pinalakas na GMA Integrated News, patuloy na magsisilbi bilang news authority ng Filipino sa 2023. Narito ang report. Ngayong 2023, asahan na patuloy na mag-aatid ng mas pinalakas, mas komprehensibo at mas detalyadong pagbabalita, mapa-TV, radyo at online, ang News Authority ng Pilipino, ang GMA Integrated News. Mula sa mga special report tulad ng serye ng banta ng nagbabagong klima sa primetime newscast na 24 oras na malalimang tatalakay sa climate change. Hanggang sa mga updates o manoy, pagpatay sa high-profile inmates sa Bilibid. Naririnig din nila ang ibang mga inmates na unang ibinalita sa 24 oras. Patuloy na ihahatid ang GMA Integrated News ang mga malalaking pangyayari sa bansa at ibang panig ng mundo. Mga issue ng mga consumer at mga banta sa kaligtasan ng publiko tulad ng mga kalamidad. Kaya naman sa mga panahong buhay ang nakasalalay, maging I am ready sa GMA Integrated News Weather Center. Sa gitna ng paglaganap ng disinformation at misinformation, layo ng GMA Integrated News na labanan niyan sa pamamagitan ng facts-based news at maaasahang public service. Sa pamamagitan niyan ng higit 60 news teams, may higit 60 news streamers sa bansa at abroad. Pati ang lumalaking pwersa ng online writers at reporters. At sa pamamagitan ng mga istoryang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan, hindi lang pinakamalaking news source ang GMA Integrated News, kundi pinakapinagkakatiwalaan ding multimedia news organization sa bansa. Dapat totoo. Totoo ang 24 oras. Sa telebisyon, bukod sa flagship newscast ng 24 oras gabi-gabi, mapapanood din ang unang balita ng unang hirit sa umaga hanggang sa programang saksi sa gabi. Sanibersa rin sa pag-aatid ng mga balita ang iba pang mga programa sa GTV at buong GMA Regional TV. Bukod sa Mega Manila, nakabantay rin ang GMA Integrated News sa 69 na probinsya at 16 na urbanized cities sa bansa. Nangunguna rin ang GMA Integrated News Online na may higit 60 milyong followers sa iba't ibang social media platforms. Sa TikTok, kasama ang GMA Integrated News at 24 oras sa top news publishers. Batay sa pinakabagong datos ng Reuters Institute Digital News Report, noong 2022, nanguna rin ang GMA Integrated News sa online video viewership sa YouTube at Facebook na umabot sa higit 2 bilyon. Pangwalo naman bilang most followed news publishers ang GMA Integrated News sa Asia Pacific na may 1.5 million followers. At kinilala rin bilang isa sa top publishers worldwide. Sa kabuuan, mahigit 5 billion views na sa iba't ibang social platforms ang GMA Integrated News. Pagdating sa radyo,
Patuloy na maghatid ng sariwang balita at impormasyon ang flagship AM station ng GMA Network na DZBB at mga super radio station. Radyo na, TV pa, dahil napapanood din ang ilang programa ng DZBB sa GTV. Mainit na balita sa probinsya rin ang inihahatid ng 6 na super radio stations sa ilang bahagi ng bansa. Ang Super Radio DZBB bumubuo rin ng samot-saring special coverage sa gitna ng iba't ibang sakuna gaya ng bagyo. Ayon kay First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy at Acting Head of GMA Integrated News, Oliver Victor B. Amoroso, pag-iisahin sa isang dynamic multimedia mega newsroom ang GMA News, GMA Regional TV, GMA News Online at Super Radio na kayang magipagsabayan sa mga hamon ng digital age habang nananatiling tapat sa mga prinsipyo ng pamamahayag para sa mas nakararami. Ngayong 2023, magkakaasa pa rin ang publiko sa totoo at maaasahang impormasyon at di matatawarang public service. Kami ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa Marhiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si John Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.